Noong September 1960, ang US ambassador sa Israel ay nagsagawa ng official tour sa isang fertilizer plant sa Sodom na nasa West Bank na malapit sa baybayin ng Dead Sea. Nang matapos ang pagbisita ng US ambassador ay umalis na kagad ito sa lugar, sakay ng isang Israeli helicopter pabalik sa siyudad ng Tel Aviv. Pero habang inililipad ang ambassador sa Negev Desert, ay napansin ito ang isang industrial facility na nasa gitna ng disyerto. Dahilan sa pagtatanong ng ambassador sa mga Israeli officials na kasama niya sa helicopter, kung saan sinagot naman kagad ito ni Adi Cohen, ang finance minister ng Israel sa panahon na yon, na isa daw itong textile factory na hindi naman pinaniwalaan ng US ambassador dahil sa napaka-remote na lokasyon nito, ang hindi alam ng mga Amerikano na yun pala ang secret nuclear facility ng Israel. Ito ang kwento ng Dimona Nuclear Facility ng Israel, ang nuclear program ng mga Hudyo na nasa gitna ng disyerto, kung saan hanggang sa ngayon ay ipinipilit pa rin nila sa buong mundo na ito ay isang textile factory lamang. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Matapos maitatag ang modern-day Israel noong 1948, ay inatake kagad ito ng mga Arab countries na nagresulta sa pagkapanalo ng Israel sa digmaan at paglawak ng kanilang teritoryo, kung saan alam ng Prime Minister na si David Ben-Gurion na hindi pa doon matatapos ang kanilang pakikipaglaban sa mga Arabo at masusundan pa ang pag-atake ng mga Arab countries sa Israel. Dahil ang layunin ng mga ito ay wasakin ang bansang Israel at palayasin ang mga Hudyo sa kanilang ancestral homeland. Kaya kinakailangang palaging handa ang mga Hudyo sa mga pangyayari at alam ni Ben-Gurion ang kapangyarihan ng nuclear weapons. Kung gaano ito kalakas na kayang tunaway ng isang buong syudad sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon pa sa isinulat ni Ben-Gurion para sa Israeli Army na sila daw ay naninirahan sa panahon na nabunyag na ang atom at ang miraculous composition nito, at higit sa lahat ay ang nakatagong kapangyarihan sa likod nito. Sa pahayag na ito ay gustong gusto ni Ben-Gurion na magkaroon ng nuclear weapons, pero ang tanong ay kung paano nila ito gagawin, dahil kinakailangan nila ng scientist na siyang gagawa sa mirakulo para mabuo ang isang nuclear weapon. Nanahanap nga ni Ben-Gurion si Ernest David Bergman, isang Israeli chemist. Si Bergman ay isang Hudyo na ipinanganak noong 1903 sa Germany at naging kilalang eksperto sa organic chemistry sa Universidad ng Berlin. Pero noong 1933 ay tumaka si Bergman sa Germany dahil nagsimula ng manghunting ng mga Hudyo ang mga Nazi sa Germany. Kaya napadpad si Bergman sa London, at mula sa kapital ng Britanya ay umalis si Bergman at pumuntang British Palestine, hanggang sa matapos ang World War II, kung saan noong 1948, itinalaga si Bergman ni Ben-Gurion bilang head ng Scientific Division ng IDF, at noong 1951 ay naging Scientific Advisor si Bergman sa Defense Ministry ng Israel. At noong 1952, itinalaga siya bilang pinuno ng IAEC o ang Israeli Atomic Energy Commission, na ayon pa sa mga historiador, si Bergman ay kilala bilang ang Oppenheimer ng Israel. Sa panahon na yun ay meron ng political will ang Israel na bumuo ng nuclear weapon, at higit sa lahat ay meron na rin itong scientific knowledge sa pamamagitan ni Bergman. Pangatlo ay magpapatupad nito sa militar na si Shimon Peres, na siyang gagawa sa lahat ng dirty works. Si Peres ay kilalang protege ni Ben-Gurion at napakakilabot sa Israel dahil napakamakapangyarihan ito sa kanilang bansa na kayang gawin ang lahat ng bagay para sa interes ng Israel, partikular sa mga taong 1950s at 1960s na mas makapangyarihan pa sa mga heneral ng Israel na siyang mag-i-enforce sa programang nuclear ng mga Hudyo.
Ang tatlong ito ay kilalang mga key figures o ang mga haligi ng Israel sa kanilang nuclear program. Walang insaktong nakakaalam kung kailan talaga nagdesisyon na sisimulan nilang tatlo ang pagbuo ng nuclear bomb dahil hindi naman ito inaamin ng Israel hanggang sa panahon ngayon. Pero ayon sa karamihan sa mga historiador na nagsimula ang paggawa ng Israel sa bomba noong 1955 nang makabalik sa kapangyarihan si Ben Gurion bilang Prime Minister ng Israel. Pero kahit ganun pa man ay kinakailangan pa rin ng Israel ng nuclear reactor para makabuo ng nuclear bomb. Madali naman kaagad itong nasolusyonan ni Peres nang makipag-partner ang Israel sa bansang France noong 1957, isang taon matapos ang Suez Crisis sa Egypt, kung saan nagsanib puwersa ang Britanya, France at Israel na aatakihin nila ang Egypt na hindi umepekto. Pero dahil sa pagsanib puwersa na yon ay tumibay ang relasyon ng Israel at France. Kaya noong 1957, pinirmahan ng France ang kasunduang bibentahan nila ng plutonium reactor ang Israel. Kaya daan-daang French workers ang dumating sa Dimona Nuclear Facility ng Israel na nasa gitna ng Negev Desert para itayo ang reactor. At pangalawa ay magtayo rin ng reprocessing plant, at ang plantang ito ay napaka-importante dahil ito ay siyang magre-recycle ng nuclear fuel kung saan tatanggalin nila ang unusable waste at ititira lang nila ang usable plutonium na siyang gagamitin para makagawa ng nuclear weapons. Hanggang sa umabot na sa mahigit 2,500 French workers na nagtatrabaho sa Dimona para sa nuclear program ng Israel, at pinanatili itong top secret ng Israeli government. Hanggang noong 1960 nang malaman ito ng mga Amerikano kung saan nakunan pa ito nila ng larawan bilang ebidensya na nagpapatunay na nagtatayo nga talaga ng reaktor ang mga Hudyo sa gitna ng Negev Desert. Kaya humingi ng paliwanag ang presidente ng US na si Dwight Eisenhower sa mga Hudyo, na sinagot naman ni Ben Gurion sa Israeli Knesset o ang kanilang parliament na lahat daw ito ay para sa kapayapaan, kung saan sa pagkakataong iyon lang binanggit sa Knesset or parliament ng Israel ang salitang Dimona, ang kanilang secret nuclear facility, na ayon pa kay Ben Gurion na kinakailangan daw ng Israel ng energy at ang nuclear power lang ang tanging solusyon sa problemang ito. Pero hindi kumbinsido ang mga Amerikano sa mga pahayag ni Ben Gurion hanggang sa matapos ang termino ni Eisenhower noong 1961 na pinalitan ni John F. Kennedy na nagpatupad ng mahigpit na pulisiya sa Israel, kung saan napilit ni Kennedy na pumayag ang mga Hudyo sa regular inspections na gagawin ng mga Amerikano sa Dimona Nuclear Facility. Kaya tatlong beses itong ininspeksyon ng US noong 1961, 1962 at 1964. Kung saan sa lahat ng pag-iinspeksyon na ito ay palaging sinasabi rin ng US na wala nga naman ginagawang nuclear weapons ang Israel sa lugar. Pero walang kaalam-alam ang mga Amerikano na patuloy pala sa pagtayo ng reaktor ang mga Hudyo, pati na sa pagkuha ng mga key components sa labas ng kanilang bansa sa paggawa ng nuclear bomb, kung saan isa sa mga ehensya ng gobyerno ng Israel ang gumagawa nito, ang LACAM, ang Science Liaison Bureau ng Israel. At noong 1965, na-recruit ni Shimon Peres si Arnon Melchen, isang Israeli film producer sa Hollywood, at kilabot na espiya ng mga Hudyo sa US. Ginamit ni Melchen ang kanyang mga koneksyon sa Hollywood, kaya nakakuha ito ng mga blueprints mula sa kanyang mga kaibigang US nuclear scientist na kanyang kinukuna ng mga larawan na siyang napakalaking tulong sa nuclear program ng Israel. Dahil meron ng reactor ang mga Hudyo at mga blueprints, ang natatanging kulang na lang sa ingredients or sangkap para makabuo ng nuclear weapons ay ang heavy water na nakuha naman ng mga Hudyo sa Britanya sa pamamagitan ng pagbili nila ng mga tira-tirang heavy water ng Britanya na nabili naman ng Britanya sa Norway na para rin sa kanilang nuclear program. Pero paano ba ito napapanatiling sikreto ng Israel
partikular sa mga Amerikano na palaging nag-iinspeksyon sa kanilang fasilidad dahil ito sa mga peking mga pader na itinayo nila sa Dimona Facility na kunwaring barrier sa disyerto, pero sa ilalim pala nito ginagawa ng Israel ang lahat ng kanilang sikreto hanggang sa makagawa talaga sila ng nuclear weapons noong 1963. Ang natatanging tanong na lang ay kung kailan at kung saan ito susubukan or ititest ng mga Hudyo. Noong 1967 ay muntik nang subukan ng Israel ang kanilang nuclear bomb nang sumiklab ang Six-Day War, pero panalo na naman ang Israel sa laban sa mga Arabo sa digmaang ito, kaya hindi na kinakailangang gamitin pa nila ang kanilang nuclear bomb. Pero ayon sa CIA na ang plano talaga ng Israel ay kung magiging tagilid na ang kanilang sitwasyon sa 1967 war ay pasasabugin nila ang kanilang nuclear bomb sa gitna ng Sinai Desert na ikakagulat ng mga Arabo at paniguradong aatras ito sa digmaan. Pero hindi na ito nangyari dahil walang kahirap-hirap na tinalo ng Israel ang mga Arab countries kahit na hindi nila ginamit ang kanilang nuclear weapon. Kaya noong 1968, kumbinsido na ang US base sa lahat ng mga ebidensya na meron talagang nuclear weapons ang Israel. Pero walang magawa ang US dito dahil sa mga panahong yon ay isinusulong ng US ang NPT o ang Nuclear Non-Proliferation Treaty na ayon dito gustong limitahan ang US sa mga bansa sa mundo na dapat 5 bansa lang ang mayroong nuclear weapons. Ito ay ang US, UK, France, Soviet Union at China. Kaya hindi pwedeng isapubliko ng Washington ang kanilang impormasyon na mayroong nuclear weapons ng Israel, dahil masisira nito ang NPT. Dahil kung malalaman ng mga Arabo ang sikreto ng Israel, ay paniguradong hindi nila pipirmahan ang NPT ng US. Pero sa huli ay ang Israel ang hindi pumirma sa NPT at napilitan pa ang Washington na itago ang sikreto ng Israel. Pero marami pa rin ang nagsasabing wala daw itong katotohanan dahil wala namang ginawang test ang Israel. Lingid sa kanilang kaalaman noong 1979, nakuna ng US satellite ang double flashes sa South Africa na mangyayari lang pag may ginagawang nuclear testing na ayon pa sa mga Israeli whistleblowers na sa kanila daw galing ang flashes dahil sa ginawang nuclear test sa South Africa. Pero paano umabot sa South Africa ang nuclear test ng Israel? Dahil sa mga panahong iyon, ang South Africa ay nasa ilalim ng apartheid regime na suportado ng Israel financially at militarily, kapalit ang pagtitest ng Israel sa kanilang nuclear sa South Africa. Pero kahit sa panahon ngayon ay ayaw pa rin aminin ng Israel na meron silang nuclear weapons at hindi rin naman nila ito dinideny. Kahit pa sa sobrang dami na ng mga ebidensya at declassified documents mula sa US, kasama na dito ang mga larawan na nileak sa British media noong 1986 ni Mordecai Vanunu na isang Israeli technician na nagtatrabaho sa Dimona Nuclear Facility. Matapos itong maibulgar noong 1956 ay naging open secret na ito ng Israel, habang binihag naman ng Mossad si Vanunu sa siyudad ng Rome at ibinalik sa Israel at ikinulong ng 18 taon. Pero ayon sa CIA na mayroong 19 nuclear warheads ng Israel, kukonti lang kumpara sa India na mayroong 164, 220 naman ang sa Britanya, habang mahigit sa 5,244 naman ang sa US. At ang pinakamarami sa lahat ay ang Russia, na mayroong 5,889 nuclear warheads. Pero ang pulisiyang ito ba ng Israel ay nakatulong sa kanila? Kung ating babalikan ang pinakamalaking digmaang naganap sa rehiyon ay ang 1973 war o ang Yom Kippur War, kung saan pinagtulungan muli ang Israel sa digmaan ng mga Arab countries. Pero matapos ang digmaang ito, lalo na nang kumalat na ang balita na mayroong nuclear weapons ng Israel, ay simula noong 1973 ay wala pang nagaganap muli na koalisyon ng mga Arabo para atakihin ang Israel. Sa ngayon, kahit na palaging nakikipaglaban ang Israel sa Hezbollah at mga Palestinong Hamas, ay wala na talagang koalisyon ng mga Arabong bansa ang umatake pa sa Israel simula nang kumalat sa buong mundo ang balitang merong nuclear weapons ang Israel.
Pero tulad ng dati ay patuloy pa rin itong itinatanggi ng Israel na wala silang ganyang armas. Pero para sa iyo, naniniwala ka bang may nuclear ang Israel at gagamitin kaya nila ito pag naging desperado na ang kanilang sitwasyon sa rehiyon? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood. Thank you.